Ay, magandang gabi ho, mga kampig, mga kabunyog. Pakinig dulo tayo dito kay ano, mga boss, kay Attorney Libayan, no? Mamaya ibigay tayo ng ano rito, mga tanong na naglalaro sa utak ko. Baka pwede kayong makihalo ng komentaryo. Alam niyo mga kabatas natin, I just cannot imagine. Sabi nung ano, yun parang ulap na yun, hindi nyo humabasa, basahin ko na. Rapi Tulpo, kinastigo ang dating minor de edad na biktima ng pedophilia, victim blaming. Sabi ni, ano, sabi nung, yun o. Cannot fathom na may mga taong gantong klase at they are in social media doing that to people who are already traumatized as they are. Victims! Tapos ganyan mo tratuhin. Proprotektahan mo pa si Marco Rolando Magliari. Sasabi mo huwag kang umuwi, baka makasuhan ka. Ay na si Mirna. Yun nung Marco Magliari na yun, Rolando Magliari, yun yung nagpatulpo dito sa bata na pinaghuhubad niya. Siya pa nagpatulpo eh. Kasi nabakalan siya na ano, 2.1 million daw. Lola Mirna, eh pinakilala ako dito eh sa isang lalaki sa abroad at pinaghuhubad ako. O ba hindi ka sumbong sa nanay tatay mo? Natakot po ako sa ibon ng Sir Rapid. Sa totoo lang po, Sir Rapid, sabi pa po sa akin ni Lola Mirna, din daw po ako tumira sa kanya para... Yung nanay at tatay ang tumatanggap ng pera galing sa parokyano. Daw po. Alam niya daw po yung ginagawa po sa akin nung parelasyon ko po. Mali! Mali! Minor de edad yan. Wala siyang experience sa buhay. Bata, minamatipula ng mga matatanda kasali si Rolando Magliari. Sasabihin mo mali, 17 years old. Nag-groom yan, obviously. Obviously, hindi siya mahal ng mga magulang niya, hindi siya mahal ng lola niya, kasi nga ginagawa siyang ganyan. Tapos sasabihin mo mali. Dysfunctional yung pamilya nila, Rapi Tulpo. Hindi ako, sorry Jelina, kanina kinakampihan kita, nakita mo naman. Pero alam mo kinampihan. Hindi mo naman kaano ano itong si Mirna, nasabi mo lola mo. Sana agad-agad nagsumbong ka sa nanay mo, nanay, pinapakilala sa akin itong si Lola Mirna, ito pong si Mr. Rolando Magliari, ayoko po. Eh gusto mo rin siguro dahil talagang matagal ka nang ginagamit nito mga scammer mo, mga magulang at itong si Mir. Isipin mo, sasabihin mo sa isang minor de edad na hindi siya yung pinapadalhan ng pera. Gusto mo rin siguro this here, totally mga kabatas natin, mawawala respeto ko sa isang tao pag ganyan. Isipin mo yung bata ha, na nandoon sa dysfunctional environment. Minor de edad na pinaghuhubad para sa pera, sasabihin mo, gusto mo rin siguro. Sinong may gusto ng ganoon, Rapi Tulfo? Sinasabi niya na nga na dinidiktahan siya. Umiiyak nga siya. Gusto mo rin siguro. Minor de edad yan, Tulfo. Para manloko ng mga tao. Ito na yung babalik ulit tayo dun sa krimen na... Jamal, gusto mo rin siguro manloko ng mga tao, minor de edad. Nakapalipot yung mga... Matitanda sa kanya at dinidiktahan siya. Siya pa yung may gusto. Moral ascendancy na lang, wala siya. Pati yung padala ng pera, wala siya. Porkit minor de edad ka, wala kang pananagutan. Eh, maaari nga talaga may... Hindi ba... Didikdikin niya na naman dito. Hindi porkit minor de edad ka, wala kang pananagutan. Nakita mo na nga yung environment. Nakita mo itong si Rolando Magliari. Nagbabayad. Ang tanda na ho yung Rolando Magliari. Baka kung mga 60, meron eh. Oh. Minamanipula siya ng mga matatanda sa paligid niya. Hahanapan mo siya ng pananagutan, siya yung minor de edad. Samantalang nandyan sa harap mo yung... Nagbabayad. Meron ka ng discernment. Alam mo na mali yun. Yung bang... Meron ka ng discernment. Nakita mo pa kung paano siya sumagot. Napaka straightforward. Diyan kasi puro lie detector test ang alam mo eh. Nakita mo na nga na kamag-anak niya mismo yung nandoon. Tapos hindi siya nagsumbong, kasalanan pa niya. Kasalanan mo, hindi ka nagsumbong. Ang dami-daming tao ang hindi nagsusumbong. Because they are suffering or they want to suffer by themselves. They want to sacrifice.
Kawawa sila. Isipin mo lahat ng problema na yun, kinimkim nila ng sarili. Galit na galit siya, Tori Libayan. Dito kay Tulpo. Sila. Tapos ibiblame mo sa kahit siya hindi nagsumbong. Nakakanginig ng kalamnan. Ikaw ay manloko ng mga lalaki mang uto para maperahan itong mga lalaki sa abroad, lalo na kapalit yung maghubad-hubad ka ng konti para akitin itong mga lalaki at mabigyan ka ng pera. So therefore, eh may kasalanan ka rin dito. Kung nag-commit ng crime itong si Lola, eh kasama ka doon. Hindi yun dahil ikaw ay minor de edad at naghubad, dahil kasabot ka sa panloloko dito kay Mr. Mayari. Pero yung pag... Pakinggan niyo yung bata, ah. Pakinggan niyo. Kasabot ka sa panloloko dito kay Mr. Mayari. Sabi nung ano, yung babae, opo na lang ng opo kahit sinasabing criminal siya. Oh, yun ang nakasulat doon. Pero yung paghubad mo siguro... Opo. Sabi niya, opo. Nakita niyo kung gaano ka-passive itong si Jeline? Nakita niyo kung paano siya kanaib? Sinasabing, oh, may kasalanan ka. Ito, naghuhubad ka. Ito ang ginagawa mo. Sabi ni Rafi Tulfo. Alam mo sinabi niya? Opo. Why? Kasi, mga kabatas natin, grinom siya. Tinailor siya. Yung pag-iisip niya, sabihin niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko naiisipin kung mali yan o hindi. Pati si Rafi Tulfo, ito, may kasalanan ka, naghuhubad ka. Gusto mo ng pera galing sa mga tao. Lalo na sa mga tao sa abroad, may kasalanan ka. Alam mong sinabi niya, opo. Alam mo rin ang sinasabi nito ni Jeline? Kapag kunwari sinasabi sa kanya ng mga tao sa paligid niya, maghubad ka, ipakita mo to. Opo. Alam mo ang ginagawa nito, si Jeline, kapag si Rolando Mayari sinabi sa kanya, tanggalin mo ito, hubarin mo lahat. Alam mo ang sasabihin ni Jeline? Opo. Kawawa. Kawawa. Tapos si Rafi Tulfo, atake ng atake sa biktima. May kasalanan ka, may kasalanan ka, kahit hindi porke minor de edad ka. The list of the perpetrators, yung pinaka dapat hindi inaatake. Siya pa yung inaatake ni Rafi Tulfo. Narinig niya yung sinabi niya, opo. Pero ikaw ay minor, pwede kitang siguro sabihin na minor ka, hindi mo pa alam siguro ginagawa mo. Pero alam mo ginagawa mo doon sa pag-aakit dito kay lalaki, Mr. Rolando Mayari, para maperahan mo siya. Sabi mo kanina, dahil sa kahirapan. Hindi, inamin mo na eh. Sabi mo sa kahirapan eh. Diba? Opo, opo, sabi niya. Inamin mo na eh. Opo, opo, sabi niya. Pakinggan niyo. Sabi mo kanina, dahil sa kahirapan. Hindi, inamin mo na eh. Sabi mo sa kahirapan eh. Diba? So ngayon, saan mo binibigay yung pera na ipinapadala? Narinig niyo yun? Kukontra siya ha? Kukontra siya. Narinig niyo yun mga kabatas natin? Kukontra si Jeline? Hindi. Hindi, inamin mo na eh. Dahil sa kahirapan eh. Opo, opo. Opo na lang siya ng opo. Dahil ganyan ang ginawa sa kanya. Opo na lang siya ng opo. Hindi niya man lang ipagtanggol yung sarili niya. 25 years old na siya dyan. Because there was something wrong with her upbringing. Si Rafi Tulfo na senador, inaatake pa siya. Nakita niyo yun? Opo siya agad. Eh hindi... Sabi naman ng ano, yun. Hayaan mo bang ganyanin na lang ang mga biktima para sa abuse? Sabi. Obviously, found something wrong there. Pero yung sinabi ni Rafi Tulfo, hindi, sinabi mo na ganito. Opo, opo agad. Dalawang opo agad. Wala nang kontra-kontra, oo na. Alam niyo mga kapatid natin, I just can't. Sabi na naman, Rafi Tulfo, kinastigo ang dating minor de edad na biktima ng pedophilia, victim blaming. I cannot fathom na may mga taong gantong klase at they are in social media doing that to people who are already traumatized as they are. Victims! Tapos ganyan mo tratuhin. Proprotektahan mo pa si Marco Rolando Mayari. Sasabihin mo huwag kang umuwi, baka makasuhan ka.
ay na si Mirna, Lola Mirna, eh pinakilala ako dito eh sa isang lalaki sa abroad at pinaghubad ako. O ba hindi ka sumbong sa nanay tatay mo? Natakot mo kasi ako ng therapist. Sa totoo lang po, therapist, sabi pa po sa akin ni Lola Mirna, din daw po ako tumira sa kanya para daw po alam niya daw po yung ginagawa po sa akin nung karelasyon ko po. Mali. Mali. Minor de edad yan. Wala siyang experience sa buhay. Bata, minamatipula ng mga matatanda kasali si Rolando Malyari. Sasabihin mo mali, 17 years old. Nag-groom yan, obviously. Obviously, hindi siya mahal ng mga magulang niya, hindi siya mahal ng lola niya, kasi nga ginagawa siyang ganyan. Tapos sasabihin mo mali. Ay, nako. Naulit na pala. Alam niyo, no? Mga boss. Etong si Senador, no? Pagkaharap niya NBI, mga pulis, at para sa kanya palpak. Bobo, sabi niya, ganun. Sisir mo na niya. Keso kernel ka o kapitan ka, sisir mo ng kanya. Ha? Baka gusto mo matanggal ka sa pwesto, mga ganyan. Ha? Mali ang ginagawa mo, sasabunin ni itong si Idol. Senador, no? Sasabunin niya, marami. Pero to, no, itong video na to, matagal ho to eh. Ha? Pag binasa niyo ang comment section nito, lahat ho nung mga sinasabi ni Attorney Libayan na tool fanatics, eh talaga namang bilib na bilib sa kanya. Ito. Daang libo na yata ang views na ito eh. Oo. Ang sa totoo, pinaproteksyon na niya nga, yung parang pedophilia na pinaghuhubad yung babae, binabayaran yung mga magulang. 2.1 million na raw, kaya nagpatulpo na eh. Ang nahuhut-hut sa kanya nitong magulang, nitong babae. Oo. Pero yun nga, sabi ng babae, eh, pinaghuhubad niya ako eh. Tapos, nagsasalsal daw siya eh. Yung parang video, nagbibideo call sila eh. Maghubad ka, tapos ito namang lalaki, nagkakalog. Ganon. Oh. Pero yun nga, parang ano eh, ang dinidiin nga, yung biktima. Ang biktima dito, sa totoo lang, para sa akin, isang ayon o kay ano eh, kay Attorney Libayan. Ang biktima, yung bata. Kasi 17 years old pa lang siya that time. Itong pinakilala sa kanya itong matandang ano na ito, Mabogli, ha? Ang nagpakilala, yung bugaw na lola raw ng bata. Yun o, story niyan. Oo. Ngayon, ano gusto nung mangyari itong ano? Ba't sila nagpatulpo? Gusto niya mabawi yung 2.1 million, ganun? Puta. Eto naman si Senador. Mukhang yun ang gusto niya mangyari. Ha? Eh, alam niyo, no? To? Si to, Senador, no? Nung unang kinukontent nung binabanatan ni Attorney Libayan to sa mga mali niya, mali. Inaano ni Attorney Libayan yung mga pagkakamali nito si Tulpo eh. Ah, di ba? Ito naman si Tulpo. Ang inaano ni Tulpo yung mga basta may tinawagan siya, hindi ka sumagot. Ah, pinipersonal mo ko ha. Lalabas ko baho mo. Tatakutin niya na. Ganon din yung sa ano, sa Senado. Senado. Sabi, oh, subukan yung kumontra sa Magna Carta for si Ferrer. Ha? Lalabas ko mga baho nyo. Ganon siya eh. Oh, di ba? Subukan ninyong kontra yung ano, ganyan-ganyan. Pero natatakot niya. May, ang ano mo din, mga boss, may alam pala siyang baho nung mga kasama niya sa Senado. Ba't tinatago niya pa? Hindi niya pa expose. Parang nananakot siya, di ba? Oh. Matapang siya eh. Subukan ninyo yung kontra niyan. Ah, kayo mga ano, kasamaan ko dito ah. I-expose ko kayo. No. Pero, dati ito, si Attorney Libayan. Dati, nilalabanan nila to eh. Tinakot nila, nakatakot-takot na takot to eh. Padidisbar kita, ganung ganito. Sabi ni Attorney Libayan. Bring it on! Tapi Tulpo,
pati yung mga abogado ni Rapi Tulfo, 100 yata sinasabi niya, asa kayo? Ah. Pero ngayon mukhang tahimik na to si Senador eh. Ah, hindi na siya na, hindi na siya sumasagot dito ngayon kay ano eh. Parang wala na sagot eh. Wala na sagot dito sa ano eh. Maski yata si ano yung isa. Si Lolo Ben, pati yun eh. Oh. Pinag-aano si Attorney Libayan eh. Oh. Pinag kung ano ano sinasabi nila kay Attorney Libayan eh, oh, 'di ba? Ngayon wala na eh, tahimik na eh. No? Hmm. May mga threat pa yata si Attorney Libayan na natatanggap eh, 'di ba? Oh. Parang ano? Tag dito. Pagka may tawag sa ano eh, sa katagalugan. Pag natakot ka, sa tulpo ka. Pag lumabang ka, alanganin sila. O, diba? Sa makatawid, parang ano, manduduro, ang tawag dun. Sa Tagalog, ha, manduduro. Doon sa mga taga, ano, mga Tagalog na mga subscriber, alam niyo may manduduro. Pag hindi ka kumasa, eh, talo ka. Gaya NBI, o, diba? Tinawagan niya NBI. Pinupersonal mo ako, ha? Kung sino ka man, director ka dyan, ha? Ha? Tanda mo, ha? Lalabas ko yung ano niyo, baho niyo dyan, ha? O, todas ka. Diba? Hmm. Maski na, mga military, mga investigador, sasabunin ni Rapi. Pag hindi niya gusto ang ginagawa, o, tignan mo yung nangyari doon sa... Ha? Kasi marami siya sinasabon ng mga opisyal eh. Na pag tinawagan niya at hindi maganda, lalo, especially mga investigador, mali ka! Ha? Tawagan yung ano dyan. Ganito yan, o. Oh. Eh, pero dito kay Attorney Libayan, mukhang hindi siya makakasa. Ha? O, oh, di ba? O. Oh. Doon sa mga senador, oh, sabi niya, o, oh, subukan ninyong kontra itong batas na to, ha? I-expose ko kayo. Maski sino pa kayo? Papa. Eh, pero dito kay Attorney Libayan, mukhang halaw sa, ah, senador. Ito yung mga comments sa ano, reaction ko kay Attorney Enzo Recto at iba pa. Marami nanood, salamat ha, mga boss. Oh, sabi ni Hil Caro, karaoke, buti pa si BBM, papasyal-pasyal na lang sa Indonesia at Singapore. Maybe we can call it outing. Dumayo pa doon, pwede naman sa Boracay. Diba? Saka di man lang siya, di man lang niya in-insert yung posisyon natin sa West Philippine Sea. Niya. At ano kayang putahing niluluto ni Sarah? At nakikipag-meeting siya sa mga military men ng mga outing, ng mag-outing si BBM. Talagang gustong-gusto ni Sarah na maging defense chief. Siyempre, madali na naman mag-power grab pag hawak na niya ang militar. Oo, oh, tama ka dyan, Hilcaro, ha? Galing mo talaga. Hmm? Tsaka teka, bakit ba nakikipag-meeting nga si Sarah sa mga military men? Hmm? Di ba nasa DepEd siya? Hmm. At kung kailan wala si His Excellency, ah, oh. Remember, ah, hmm. Nung nag-people power kontra kay ERAP, ah, tumalikod lang sa kay ERAP, tumalikod kay ERAP yung ano, yung mga militar. Talsik siya, di ba? Kadali lang. Tumalikod yung mga militar, di ba? Oh, talsik siya. Oh. Ganun lang kadali. Oh. Sabi ni S. Makise, oh. Magandang gabi, Karoke. Yes po, I never miss his everyday commentaries. Attorney Enzo is a man of intellectual. Walang takot sa bawat katotohanan. Ang galing-galing po niya talaga. Oo, totoo yan, S. Makise. Sabi ni Giselle Stepan, feeling nila kanila ang Pilipinas, lalo na si Madam Imelda. Gusto niyang gayahin si Queen Elizabeth II. Gusto niyang sabayan yung mga buhay ng mga sosyal
talaga. Kaya sa sobrang pagmamahal ng mister niyang si Ferdinand Marcos Sr., ginawa niya ang lahat para sa kanya. Kaya kahit lumubog yung Pilipinas sa utang at gumapang sa hirap ang mga mamamayan ng Pilipinas, nakakain kaya ako ng bigas na may amoy na at halos ipa na noong 1970s, 1980s habang namamayagpag sila sa karangyaan. Ngayon, balik na naman sa dati. Hay naku, sabi ni Giselle Estepan. Sabi ni, sumagot naman si ano? Lynn Patapatas Jones, Imelda will never be a queen. The whole world knows she's a very bad first lady. She's a dragon. Ha ha, sabi niya ha. Si 3JC Hope, shout out. Hindi lang pilinggera, gusto pang higitan si Queen Elizabeth sa Bay Tower. Jeff Ramos na, shout out. Magandang buhay, magandang buhay. Sabi ni Ladies Anita, good evening po Sir Rox. Have a blessed Lunes. Maraming salamat po sa vlog po ngayong gabi. Sabi niya, God bless po in your loving family. Salamat, salamat Ladies Anita. God bless din, God bless din. Sabi ni Erwin Marabillaw, nakakatakot talaga, Karoke, ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Binalot ng kasinungalingan. Totoo yan, Erwin Marabilla. Sabi ni Cesar Basco, nakakalungkot talaga. Diyan pa naman si Lenny. At tayo ni Lenny link-minded para mabago ang takbo ng ating gobyerno, Karoke. Umaasa pa rin ako na ang susunod sa aking henerasyon ay makakaranas ng tunay na gobyernong tapat at walang korupsyon. Labo na yan, Cesar Basco. Suntok sa buwan yan. Para sa akin lang, ha. Sa tema ng takbo, suntok sa buwan yan. Ang bigat ng lineup ni Atty. Lenny Robredo, nilampaso, ng parang walang ginawa sa Pilipinas. O, di ba? Sabi ni Maricoyo, si Atty. Enzo ang substance na vlogger dahil matalino siya. Di ba, sabi niya, class valedictorian siya, law department at scholar pa yung mga topic niya. Gamay na gamay niya talaga at may mga resibo pa. Sobrang saludo ako sa kanya dahil kung sa kanya ka makikinig, ang dami mong matututunan. Totoo yan, Maricoy. Saludo rin ako dyan. Sabi ni Ladies Anita, maraming salamat po, Sir Roque, sa bilib mo po ng 100% sa aking komento tungkol sa DSWD na ayuda na inaasahan ng lahat ng hindi naman dapat umaasa. Masakit talaga ang umasa sa wala. Mabuti pa mag-adjust. Huwag nang umasa, sabi niya. Sabi ni Sonia Candabaw, hello Sir Rox, yun ang kung di sa Smart Magic, nung kang lumamang sila. Grabing saya ko noon sa rally ni Attorney sa Makati. Sabi ng mga kasama ko doon, parang di na daw ako senior sa sobrang saya at kakasayaw ko kasi sigaw ng Lenny Kiko. Kaya sobrang lungkot namin. Wala kaming mga kibuan dito sa bahay. Puro kami talo. Oh Lord, ibang-ibang eleksyon. Walang pressure unlike nung bantay talaga. Totoo yan. Sabi ni Ramon Oclares, ganang gabi Karoke. Nakakalungkot na kung kailan naging high-tech ang mundo, naging low IQ naman ang mga Pilipino, lalo na sa pagpili ng mamumuno sa bansa. Food for thought, sabi niya, ang bansa raw rising star kasing bilis ng rising prices. Ay, galing mo talaga. Sabi ni Lorena Capistrano, gandang gabi po, Sir Rox. Bakit nga ba ganito ang sitwasyon ng Pilipinas? Nag-uunahan sa pwesto ang lahat ng mga politiko, kasalanan niya ng 31 million bumoto. Totoo yan. Nelda Sumbang, shout out. Sabi ni Kalat ni Bayaw, shout out Kalat ni. Good evening, Karox. May dimaraanan kaya ngayon. At ginabi ka. May dinaraanan, no? Wala, may ginawa lang. Sabi ni Delia Gabiola, tama po kayo dyan. Lahat hawak nila kaya wala tayong magagawa dyan.
Napakasakit ang nangyayari ito sa ating bansa. Totoo yan, Delia Gabiola, sabi ko na. Sabi ni Apolinario Tolentino, matalino at makatao ang mga komentaryo ni Atty. Enzo, pero marami pa rin gumabatiko sa kanya at may mga personal pa. Wala talagang katinuan ang marami nating kababayan. Totoo yan, Apolinar Tolentino. Mga baliw. Mga baliw, marami pa rin baliw. Ayaw nila doon sa sinasabi yung katotohanan. Ipipilit pa rin nila yung kanilang katangahan. Baka mga miyembro naman yan ng mga kulto, no? Yung mga kulto na umaasa na sila ay ligtas dahil ang tiyasamba nila ay si Appointed Son. Ah, si Queen Elizabeth pumanaw na. Yun! Doon na ho pumanaw na si Queen Elizabeth, di ba? Pupunta na ho siya sa langit at doon na ho ang sinasabing paghuhukom. Kung siya ay pwedeng makapasok sa kalangitan o hindi. Hindi ho porke kayo Prince Queen. Pagdating ho sa paghuhukom, wala ho, pantay-pantay na po tayo riyan. Hindi ho komo presidente kayo, pasok ka sa langit. Hindi. At pagdating ho sa paghuhukom sa ating Diyos Ama, sinasabi na pinaniniwalaan nating lahat na may Diyos, wala pong abogado, abogado ron. Isang tanong, isang sagot lang yata, ayon sa aking kaibigang pastor. Bakit karapat dapat kang makapasok sa aking kaharian? Sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang sasagot sa tanong na yun. Wala kang abogado. At hindi ka pwedeng magsinungaling. Alam niya ang lahat. Kaya lang, tatanong ka pa rin. Tatanungin ka pa rin siguro. Pero yun nga, kung may mga baliw na naniniwalang dadaan muna ang kaluluwa nyo kay Kibuloy, bago kayo makarating sa langit, i-interviewin muna kayo ni Kibuloy. Mga bobo. Ha? Ladies Anita naman. Oh. Maraming salamat po Sir Roque sa mga pagbasa ng aming bawat komento po gabi-gabi. Ingat po. Otos, ang gaganda kasi hindi na pwedeng hindi basahin eh. Sabi ni Julito Rubilos, magandang gabi ka Roque. Posibleng mangyari yan. Dahil sa mga mangmang na butante natin sa Pilipinas. Totoo yan. Sabi ni Rachel Isguera, good evening Carox. Kung magiging pareha sana yung susunod na mid-year election at magiging mano-mano ang bilangan, mananalo yung mga senador na kakamping. Wish ko lang, alisin na yung smart magic. Gusto pa nila, gusto pa ni Garcia, need na daw palitan yung smart magic machine ng mga bago. Ay, naku, ladies and dita. Wala na yan, naku. Sabi ni Rudy Bulayo, Karoke, ako rin napapaisip kung kailan makatauhan ang mga Pilipino sa pagpili ng matinong leader. Halos lahat ng mga ng gobyerno kurap. Sabi niya, totoo, Rudy Bulay. Sabi ni Esma Kise, sino po ba talaga ang masisindi ng mitya? Yung panlaban po natin ay tahimik na. Let's pray na lang po talaga. Totoo yan, Esma Kise. Sabi ni Librado Ludovico, blessed morning po Sir Roque. Para sa akin, tinalo po si VP Lenny ng Smart Magic. Imagine Robin Padilla, top notcher. No way, Jose. Watching from Edmonton, Albert. Edmonton, Alberta, Canada. Sabi niya. Or Bill Ong, shout out. Walang kadala-dala ang mga Pilipino attorney, sabi niya. Sabi ni Joe Flores, oh, ang mga action star, senator, kahit mga tungaw, at least meron silang kapugian. Eh si Sandro, ay, oo nga pala, marunong siya sa English. Alam mo, Sir Rox, tumatindi na naman to kay si kaibigan Joe Flores. Alam mo, Sir Rox, sabi niya, nagkamali ako ng landas. Excellent din ako sa English at public sa public speaking. Sana nagpolitiko na lang ako. Ang baba ng kaligayahan ng mga zombies. God bless the Philippines. Totoo yan, Joe Flores. Ha? Sabi ni Ray O, alam mo, Boss Rox, may hocus-pocus yung eleksyon na yan. Marami akong nakausap dito sa California na kapwa natin Pilipino. At nagtataka ang resulta ng botohan. Sabi nila, maari daw mananalo si BBM pero di ganun kalaki ang margin.
at si Robin Hood, di daw bakit nag number 1? Biro mo, million-million Pilipino noon, nag people power, to House Marcos. Bakit eleksyon ngayon, nagdaanan nasaan yung mga tao na ayaw na sa Marcos? Nawala na yung mga taong ayaw kay Marcos. Ha? Sabi ni Totoy Belmonte, yan mas magandang tingnan na kakamping. Di tulad ni Atty. Enzo na ginagawan mo ng reaksyon, bossing. Walang kwenta yung ito, basher yata to. Basher nga itong muwas na to. Mali ka nang napunta, Totoy Belmonte. Bawal ang tanga rito. Kaya po, Clarita Distrito, shout out sabi. Hanggat nababayaran ang fanatics, ang mga butante ay walang pag-asang magbabago ang politika sa ating bansa. Totoo yan. Sabi ni Marlene King, shout out Marlene King, kailangan natin ang tulad ni Senator Benigno Aquino. Benigno Ninoy Aquino, matapang, matalino, may prinsipyo, buong-buo ang pagmamahal sa ating bayan at mamamayan. Ibinigay ang buhay ng buong puso at hinarap ang nakaumang nakamatayan at pananakot ng mga Marcos ay hindi umurong karoke kailan pa magigising ang mga mangmang at bayarang Pilipino. Ngayon nga damay pa ang matitino. Totoo yan, Marlene King. Sabi ni Nestor Patisukan, wala silang kasi siguro kasi pag nagutom ang tiyan ng Pilipino, baka sila ang lamunin ng buhay. Totoo yan, sana. Ma'am Amy Bingson, shout out. Sabi niya, tuwang-tuwa pa ang mga 31 million minions sa sinasabi ni BBM nila. Dahil na si talaga nangyayari sa ating bansa. Totoo yan, Ma'am Amy Bingson. Don't lead me into temptation, shout out. Sabi ni 3J Hope, 3C Hope, 3JC Hope. Hello Mr. Rox, ikaw na lang ata ang alam kong vlogger na nagbabasa ng comments ng vlog mo. Inspired ako sa iyo kasi interaction din yung with your audience. I don't think Sandro Marcos will become president in the near future kasi andyan si Duterte. Papayag ba si Dots na hindi si Sara ang susunod na presidente? At tapos si Sara pulong naman, kailangan mag-ingat si PBBM sa mga Dots. Totoo yan. Wala na nga eh. Kaya nga wala ang pag-asa na sinasabi ni Atty. Enzo na kung anong may eleksyon. Para sa akin, wala na. Sinong oposisyon? Pinakamatibay na oposisyon na yung nailampasod itong nakarang eleksyon, si BP Lenny. Dahil nasa kanya lahat eh. Mataas ang pinag-aralan, nagtrabaho, walang pinakaw. Pero ang lumabas na resulta ng eleksyon, ikarumal-dumal. Sabi ni Delia Cabiola, naku po, sigurado na yan. Kaya nga lahat ng mga anak nila nandyan na. Hindi na magpapatid sila-sila na lang ang talaga yan. Kakainis, kawawa naman ang Pinas. Para silang na lang ang tao sa Pinas, mga buisit, sabi ni Delia Cabiola. Sabi ni Senya Candabao, Sir Rox, ramdam ko namin na naman ang bigat ng kalooban mo sa mga sinasabi ni Atty. Enzo. Grabe. Kabigat ng kalooban, Lord God, sabi niya. Sabi ni Mirna Regalado, shout out Mirna Regalado. Shout out to Lord Garcia, my friend. Adorasyon di Maranan. Good evening, Sir Rox. Wala na akong masasabi kundi awang-awa. Kulang sa pansin ang mga mahihirap. Umasa lang sila sa mga politiko pero laging bigo. Totoo yan, Mirna Regalado. Sabi ni Rosario, correct, Atty. Enzo. Yan nga ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Totoo naman. Sabi ni Jimmy Bautista, ito maganda yung comment ni Jimmy Bautista. Ako rin yung sana ang ginawa eh. Kung pagkatapos ng eleksyon ay pinangunahan ni BP Lenny Robredo at Kiko Pangilinan para mag-rally sa EDSA, palagay ko mahahatak ang tao dahil halata na dinaya talaga ang oposisyon. Yun din ang inaasahan ko, Jimmy Bautista. Hindi nangyari. Pero ako, Jimmy, ang inaasahan ko nung pinayagan ng COMELEC na makatakbo si His Excellency, dahil nga maraming nagsasabi na may kaso
Oh, eh kamada na nga eh. Oh. Dapat doon pa lang magulo na nung nagwawala na si Commissioner Rowena Guanzon. Dapat sumunod na 'yung tao ron. Boom. Puputok na doon. Kailangan magdesisyon ang Supreme Court kung pwede o hindi. Wala eh. Oh, nung nagdesisyon 'yung Supreme Court, di proklamado na eh then unanimous decision ang labas. Diba? Amy Dinan, shout out. Sir Rox, ang problema natin, ay ang Smart Magic at ang Comelec ay nababayaran at ang mga tao, karamihan, nagbabayaran kaya wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Totoo yan, Amy Dinan, ha? Sabi ulit ni Ervin Maravilla, itong presidente ng Pilipinas, mahina mag-isip at mayabang. Totoo yan, Ervin Maravilla, shout. Sang-ayon ako dyan. Sabi ni Joe Flores, privileged child, weak character din kagaya ng ama. Walang binatbat sa tunay na labanan ng buhay. Paano nila hinangaan niyang si Sandro? Magaling lang gumamit ng English, Sir Rox. Kung hindi Marcos siya, pwede siyang mag-call center. Best friend, shout out. Lugaw at New Triban sa Rizal, ata yun. Huwag naman nilang ipagpalit sa ganun lang ang kinabukasan ng Pilipinas at ng mga kabataan. Sabi ni Reynaldo Gonzalez, Sir, parang may kulang pa sa mga itatayong opisina bukod sa OBP at Comelec. Bakit di pa sinama opisina ng husgado para makatipid po Sir Rox pag isahin building na lang, total iisang likaw na rin lang ng mga bituka ng mga mag-uopisina. At tatlo na sa nasabi kong opisina, total magpapasko na kasarap magpa-party-party, nakikita-kita, lalaki ng bonus, ubos si Juan de la Cruz, lalaki ng bonus, sabi niya, totoo yan. Sabi ni Will Malareta, kuba na mga Pilipino, di ko pa mararamdaman ang pamumuno ng presidente, parang walang pakialam. Totoo yan, Wilma Lareta. Sabi ni Maricoy, Hi Carox, scapegoat lang ng DSWD ang educational assistance kuno. Pero ang totoo, dyan in the pocket papunta ang pera at hindi nila ibinigay. Totoo yan, Maricoy, ang kagaling nyo talaga, ha? Kisha Jimin, shout out. Jess Gohold, shout out. Tutok na lang tayo sa Diyos dahil siya ang makapangyarihan, sabi niya. Jun Lagon, shout out, my friend. Brother Elias Isyo, shout out, ah. Sabi ni Lira Asia Iscalona, paano hawak nila ang lahat? So wala kang magagawa. Totoo yan. Sabi ni Rolando Resco, kinamata nila lahat, nakakatulog pa kaya mga sangkot sa dayaan? Ay mahimbing, ah, nakainom eh. Eman Escalona, my friend, shout out, ah. Sabi ni Jay Ventura, siguro mayaman niya si Ladies Anita. Magpasalamat ka na lang sa Panginoon at Panginoon na hayahay ang buhay mo. Huwag mo pag salitaan ng ang mga mahihirap. Siguro naman po nagsisikap silang buhay mga anak nila. Oo. Wala namang sinabing ano si Ladies Anita J. Ventura. Sabi lang niya, sana bago gumawa ng tao, planuhin nila, kasi nga yun, pag nag-anak ka, siyempre, alam mo kung gaano ka laking responsibilidad, hindi yung basta nag-anak ka, pagkatapos iaasa mo pala sa gobyerno yung anak. Yun lang ang punto ni Ladies Anita doon, Je Ventura. Sabi ni Marlin King, royalty of thieves, corrupt. Sabi ni Delia Gabiola ulit, wala pasama na ang lahat ng kasabwat na nila, hindi na tayo makagalaw, puro demonyo nang may hawak. Sabi niya. Sabi ni Romel Boncajes, walang kikilos dyan. Una-una, napaka-limit sa ating bansa ang
ulan tapos saan magsi-CR ang tao, eh di naman yan kaya ng isang araw na rally. Pwede. Mark Makoy, magbanwa, shout out. Sabi niya, hanggat hindi nagbabago ang ugali ng mga butante, walang pag-asa ang ating bansa. Totoo yan. Ito, long time no see. Yo, 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 shout out. Gera lang po ang makakapagbabago ng lahat. Naniniwala ako sa iyo dyan. Yo, 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 wala nang iba. Hobisito Las Piñas, shout out. Tingin nila parang kanilang Pilipinas, Sus Mariosef. Guramo sa Sarabotska, shout out. Del Soriano, shout out. Karma na lang ating aasahan. Karma kailan kadarating, sabi ni Del Soriano. Chris Cali, shout out. Uy. Ma'am Sherwin Sapeda, shout out ha, sabi niya. Kung sure win na po, ito to, mabigat na naman tong comment ng kaibigan ko, si Ma'am Sherwin Sapeda ha. Kung sure win na po ang prediction, huwag na po tayong magbutuhan. Waste of time, money and effort. Hay buhay Pinoy, wala kang pag-asa. Kawawang bayan, nasadlak na lang sa dusa. Umiiyak si Ma'am Sherwin Sapeda. Kailan pa po kaya darating si Darna? Kababayan Pinoy, wag na lang umasa. Dahil ang Comelec may magic na dala, patok na patok at garantisado pa. Taas-taas kamay, sure winner na po sila. Talaga lang, Ma'am Sherwin. Parang tula naman itong kinana mo, Ma'am Sherwin Sapeda. Pero maganda, ha? First ako now, sabi ni Ma'am Amy Bingson. Jeff Ramos na, shout out, ha? Viola Buwan, shout out. Hoy, nabasa ko na naman yung mga comments nyo, ha. Nakapag-collab na naman tayo, oh. Natin ba may mga news ko na? Oh, nabasa ko na. Nakapag-collab na tayo. Wala nang iba. Oh, maraming salamat to sa mga nanonood ng vlog ko, no. Yun lang yun. Si Tulpo, ang ano niya, parang matapang siyang masyado sa mga ano, government official. Tsaka doon sa tinatalakay ni Atty. Libayan. No? Tama ho siya eh, para sa akin. Ang pinoproteksyon ni Tulpo, yung pedophilia na yung at para yung nga ang biktima dito, yung bata. No? O, yun lang ho yun. Ayun ako. Magandang gabi po. Mag-alas 7 na. Ayun, isang oras tayo. Maraming salamat sa mga dumadagdag subscriber. God bless po. O, bago matulog. O, kung saan man kayo naroon. Kung gabi sa inyo. O, basta paggabi, bago matulog. Dasal. At lahat ng kasalanan natin na nagawa sa buong maghapon. Ah. Hingin natin ng kapatawaran kung meron man. Kung wala, eh di masarap matulog, di ba? God bless po. Good night.